Ang gagawin natin taper, makikita niyo, ang una kong ginawa dyan ay ginamitan ko siya ng gunting. Bakit gunting yung ginamit ko? Yung kanyang kasing hibla ng buhok ay maliliit at may mga part na hindi masyadong siksik yung tubo. Saka sumusok-sok, hindi siya umaangat. At kaya nga ginamitan natin siya ng gunting. Kapag ginamitan natin ng clipper guard, maaari hindi natin makuha lahat yung lahat ng hibla niya. Sa paulit-ulit na paghagod ko ng suklay at pagputol dito, mas makukuha natin yung lahat ng buhok. Yan yung isa sa mga ginagawa ko o mamaraan kapag ganito ang textured ng buhok. And then trimmer, ito na rin yung gagawin natin pang nipis sa patilya. Kontrolado lang yung pagnipis. Sasaktuhin lang natin dun sa taas ng gupit na ating gagawin sa kanya. Okay na okay yung ganitong procedure kapag kulot. Hindi mapupersa yung pagnipis sa gilid. At makukuha din natin lahat kahit yung maliliit na hibla ng buhok. And then one guard, unti-unti. Importante yan yung paggamit ng clipper guard para yung pagnipis niya ay banayad lang or sakto lang yung magiging pagnipis. Ganon din dito sa likod. Next naman natin, pagkatapos niya 0.5 naman para maging mas pino, mas maganda yung pag-blend niya. At ganon din ang gagawin natin sa likod. Pagkatapos natin gawing 0.5 yung unti-unting paglipis sa likod, 0 na natin siya. Pwedeng 0 close, 0 half para mawala yung pinakangguhit niya. Ganon din dito sa may patilya. Gamit ulit tayo ng gunting saka maliit na suklay para yung mga sumusok-sok na buhok makuha natin. Mahirap kasing gamitan ng clipper guard kapag yung direksyon ng buhok niya ay kung saan-saan pumupunta at may mga buhok na sumusok-sok. Yun nga yung sinabi ko kanina. Minsan hindi nasusungkit yan ng clipper guard. Kaya importante marunong tayong gumamit ng gunting at suklay sa unti-unting pag-blend or yung balanse na pagbawas. Dito natin mapapakinabangan yung ating maliliit na suklay kapag ganito yung buhok. Mas nasusungkit natin ng paisa-isa or nakukuha natin yung mga buhok na nakatiklop or nakasuksok. Next na natin yan, aahita na. Diba nakikita na agad natin yung resulta ng ginupit nating taper sa ganitong kulot na buhok na maliliit ang hibla. Yo, pwede rin naman natin gamitan yan ng clipper guard, wag lang yung masyadong manipis. Okay na, sana nakakuha kayo ng konting idea sa mga bagong barbero at sa mga nagpapagupit, lalo na kung ganito ang inyong buhok. Pwedeng pwede ang ganitong gupit.